First two na nag-speaker ako dito, Children's Day po yun at bata pa ako. At kahit gano'n no, na nakapag-speaker na ako ilang beses dito, midweek at vesper, nandun pa rin yung kaba. Ewan ko kung bakit, no? Na kung tatayo ka dito sa harapan, magsasalita ka is kinakabahan ka kahit anong part mo, kahit ngayong minsan scripture reading, kakanta, nakakaba tumayo sa harapan. Na parang walang pagbabago kahit hindi ka na, nasanay ka na, no? And yun po yung gusto kong itopic ngayong tanghali na ito. Kasi meron pong isang quote, no? Quote na binanggit yung aming teacher na ang permanente na lang sa mundong ito ay pagbabago. Naniniwala po ba kayo doon? Na sa mundong ito ang permanente na lang ay pagbabago dahil sa dami-dami na nangyayari natin. Tiyan nyo, dati face-to-face tayo, ngayon may online na. Dati yung mga bahay-bahay dyan, ngayon may mga restaurant na. So parang totoo, no? Na sa mundong ito ang permanente na lang is pagbabago, lagi at lagi magbabago. Pero gusto ko pong i-share sa inyo na hindi lang yung pagbabago ang permanente sa mundong ito. Meron pong isang bagay na hindi na unchangeable dito sa mundong nagbabago na ito. Pero bago po yon, tayo po muna ay manalangin. Panginoong Diyos namin dakila na nasa mga langit, tulungan ka Panginoon sa oras na ito na ihanda ang aming sarili sa mensahe na aming mapapakinggan, Panginoon. Buksan namin puso at isipan, Panginoon, na inyong bawat salita na aming mapapakinggan, Panginoon, ay maging katanggap-tanggap sa inyong harapan, Panginoon, at makatulong sa amin, Panginoon, sa aming pagtatrabaho o paggawa sa ikakatupad ng inyong mission sa mundong ito, Panginoon. Ito lang po aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus, aming tagapagligtas. Amen. Gusto ko pong ipakita sa inyo ano yung mga pagbabago noon at ngayon. Kasi gusto muna nating tanungin kung talagang nagbabago ang mundo. Noon daw ang ating sasakyan na hindi ko na naabutan ay kalesa at anong klaseng basta kotse ganyan. No, pero ngayon, meron na tayong trend at yung pinaka high-tech na kotse, no. Anong tawag diyan, mga Lamborghini, mga ganyan. Mas kulay ginto na, mas talagang nakikita mo yung pagbabago pati sa makina, mas mabilis na. Ganon din ang cellphone noon, no? Ang cellphone noon ganyan, flip-flop ngayon. Flip-flop pa rin pero touchscreen na. Flip-flop tuloy, ano lang, no, na flip. Pero ngayon, na-flip pa rin pero touchscreen na. Yung dati na typewriter lang, no, words lang natatype mo, ngayon may ilaw na, may screen na. Nagbabago na talaga. Next naman, ito mga fashion. Ito ay mga, kumbaga, paano yung mga usong-uso na mga itsura noon. Noon ay buhaghag na buhok. No, na nakikita ko na noon ay talagang fashion talaga. Tinanong ko pa sa nanay ko kung nasuot niya na yan o naging ganyan na yung buhok niya dati. Ngayon, tas yan pa, yung kay, sino nga yung singer na yan, sikat na singer, mga pulido, makikinis na buhok sa mga lalaki. No? Pero ngayon, ayan na. Na yung passion ngayon is kailangan pogi ka, no? Tapos yung buhok, mas ano na rin, ganito na ang passion, pa W, pa M, no? Tapos, sikat rin yung mga pantalon na punit-punit, ewan ko bakit, noon, ang ganda, parang ang ayos mo ngayon, ang passion ngayon is magmukhang pulubi, parang gano'n, no? Noon, magmukhang parang businessman, ngayon, iba na, pababa. Noon din daw, ang presyo is sobrang mura. Ang bigas is 2 piso lang yan, pero kilo ba yan? Hindi ko na naabutan yan eh. Kasi ang naabutan ko ngayon, tag-50 na, tag-100 na ang 1 kilo. Pati yung Petron daw, ayun, oh, Petron, 11 pesos lang. O, 11 pesos lang sa kada litro din yan. Ngayon, yung sibuyas, 500 per kilo. O, ginagawa pang pinalita, ginagawa pa yung pambayad, no? Kasi sa sobrang mahal, parang ginto, pinambabayad sa mga produkto. Hindi na siya, ano, hindi siya sibuyas lang na kinakain. Pati yung gasolina, alam natin yan, maraming nagreklam. Naging issue talaga yung gasolina na yan na umabot na halos ng 100 kada litro. Naging malaki ang pagbabago ng mula noon hanggang ngayon. Pero ito lang po ay mga physical changes sa ating mundo na obvious nating nakikita. Kasi gusto po natin malaman is, ganun din po ba pati yung mga tao sa panahon ngayon. Ito kasi, ito ay nangyayari talagang nangyayari na nakikita natin. Pero pati din po ba yung attitude ng noon, ng mga tao noon, sa attitude ng mga tao na ngayon, is may pagbabago din po ba? Ano? Yes, meron daw. Okay. So, ang mga tao ngayon is madalas sinatawag na Gen Z. No? Gen Z. Pasok pa rin ako dyan. Nung sinerge ko, pasok daw ako dyan. So, Gen Z daw. No? Ang Gen Z daw, so tingnan muna natin sila ngayon, tapos try nyo ikumpara sa kung paano kayo nabuhay ngayon, kung may pagkakaiba ba. Also known as Gen Z, iGen, or post-millennial are a highly collaborative cohort
that cares deeply about others and have a pragmatic attitude about how to address a set of inherited issues like climate change according to research by Robert Katz. So, ibig sabihin daw nito, ang mga Gen Z daw is highly collaborative, kumbaga mahilig makipag-grupo-grupo, makipagtulungan, no, lalo na sa mga napapanahong issues. Isa sa dahilan nito ay syempre technology, no. Mas madali nang makakuha ng information, no. Na hindi mo alam noon, alam mo lang yung mga problema sa Pilipinas na binabalita sa TV, binabalita sa radyo. Pero sa panahon ngayon, kahit yung mga gera sa ibang bansa, kahit yung mga issues sa ibang bansa, napoproblema na ng mga Gen Z sa panahon ngayon, kahit hindi naman sila taga doon sa bansa na yun, no. Na kumbaga nagiging parte na rin sila ng mga issue doon. No, nakakatulong pa sa mga issue na doon. Kahit nandito lang sila sa Pilipinas, sa yung issue nandoon sa ibang bansa, no? Noon po ba ganun din ba ang mga pangyayari na yung issue sa ibang bansa na po problema po ba sa mga Pilipinas? Siguro may mga ibang ano, no? Lalo na kung may kamag-anak at sa ibang bansa. Pero dito kahit hindi nila kamag-anak, kahit wala silang kakilala sa ibang bansa, nakakatulong sila. Kasi ganun naka-close yung information at yung pagiging social nila sa panahon ngayon. Ngayon din, one of the main strengths and weakness of Generation Z is that they attempt to mellow out their self-centricity with a greater desire for self-expression and creativity rather than using social media as a medium to brag and cultivate other narcissistic tendencies. So, isa rin po is, kumbaga, strength and weakness, Ang Generation Z po ngayon, ang maganda is, talagang confident sila, no? Mataas ang confidence nila, self-centered. Yun ang negatibo, self-centered. Pero kung tatanungin mo sila, hindi self-centered ang ano nila dyan. Ang sasabihin nila dyan is, ine-express lang nila yung sarili nila. No? Kumbaga, pinapakita lang nila kung sino ba yung totoong sila. No? Ganun ang gagamitin nilang termino doon, hindi self-centered kasi medyo negatibo yun. No? So, yun po ang strengths nila, confidence sila, kaso weakness yun kasi nga, natututok lang nila yung sarili nila. Kaya kung papansin nyo sa mga social media, ang nagiging goal na lang nila is paganda. Kaya nga din sa mga TikTok, no? Bakit sumikat ang mga TikTok? Kasi kapag binidyohan mo sarili mo, sisikat ka. Parte po yun ang pagiging self-centered or pag-i-express nila ng sarili nila, no? Nagiging strength siya kasi na-express nila ang sarili nila, nagbibigay ng boost sa kanilang confidence. Pero ang masama lang dun is pag sumusobra, no? Doon na pumapasok yung pagiging selfish or makasarili na gusto nila lahat tumingin lang sa kanila. And noon, talagang bawat generation may ganyan namang mga tao, pero mas laganap sa panahon ngayon, no? Laganap sa panahon ngayon, makikita mo na lang mga taong nagbibideo sa kung saan-saan, dala-dala yung cellphone nila, nagba-vlog, no? Dahil daw para sa content, pero yun pala dahil gusto lang nila sumikat, no? Pero ang tanong, kung nagbago na talaga ang panahon, no? Nagbago mula sa noon sa ngayon, ang tanong is, tayo rin ba magbabago as a Christian, no, as a church? Meron din po ba tayong pagbabago na dapat gawin? No, kasi nagbago na ang mga tao noon. Paano naman sa mga tao ngayon? Meron din ba, alam natin, nagbago na rin pati mga tao ngayon. Meron ba tayong pagbabago na dapat din gawin? Alam niyo mga kapatid, mayroon ako nakitang isang post sa FB, sinerch ko pa siya. Ang tawag nila is Minecraft Ministry. Sino po ba nakakalam ng Minecraft? Yung laro na nilalaro ng mga bata sa panahon ngayon. Minecraft Ministry, doon po ay yung mga bata na naglalaro, sasamahan nilang maglaro, pero hindi sila makikipaglaro, tuturuan lang nila. Kumbaga, ministry, may iba pa nga doon, may nagmimisa, iba doon nagba-Bible study, pero sa Minecraft, sa computer, sa laro, no? Hindi sa physical na o face-to-face na pakikipag-usap. Sa tingin kong iisipin, parang high-tech, no? Parang kumbaga, talagang innovative o na inangkop nila, nag-adapt sila sa panahon ngayon para maipakalat yung mensahe ng ating Panginoon. Pero kailangan din po ba natin gawin yun na tayo ay kumbaga pumunta sa ganung klase ng pagbabago, no? And sa tingin ko pang mga kapatid, depende sa sitwasyon. Tulad natin ngayon, no, na dahil magkakalayo ang isa't isa, meron tayong online na pagsasamba, no? Meron tayong live sa Facebook, sa YouTube, no? And hindi naman masama, no? Hindi naman masama. Pero gusto kong i-share mga kapatid na hindi rin sa lahat ng pagkakataon kailangan. Dahil may mga bagay tayo na noong panahon pa lang ng Panginoon, ni Jesus, no? Ginagawa na at epektibo kahit sa panahon ngayon. Una, tayo ay maging isang kaibigan. Hindi natin kailangan na
Hindi naman kailangan na umabot sa puntong sasamahan mo siya maglaro sa online para lang maging kaibigan. Base sa Deuteronomy 6 verse 6 to 7, these commandments that I give you today are to be on your hearts. Impress them on your children. Talk about them when you sit at home and when you walk along the road, when you lie down and when you get up. So dito, hindi naman kailangan talaga na kung saan sila pupunta, kahit sa computer shop, kahit sa ano eh, sasamahan mo siya maglaro para lang mapakalat mo ang mensahe, pumunta ka sa bar para lang i-Bible study siya. Hindi naman kailangan ganun. Minsan, kailangan lang din natin maging isang kaibigan na madalas is sinishare kung ano yung mensahe. Kumbaga, magkakaroon ka muna sa kanya ng relasyon bago mo siya kausapin. Lalo na sa mga anak. No, kung ikaw ay isang magulang sa mga anak nyo, sa bawat pagkakataon na nagbabanding kayo, pwede mong i-share yung mensahe nyo. No, lalo na din sa mga kaibigan mo pag nagbabanding kayo, no, pwede mo rin i-share. No, hindi naman kailangan na samahan mo din talaga siya literal sa mga lahat ng bagay. Minsan, sa mga pagkakataon lang na nakakasama mo siya, pwede mo na doon i-share, no, bilang isang kaibigan. Sunod, bilang isang kaibigan, sunod, maging isang coach. Dito po, sa Deuteronomy 30 verse 15 to 16, sabi, "See, I set before you today life and prosperity, death and destruction. For I command you today to love the Lord your God, to walk in obedience to Him, and to keep His commands, decrees, and laws. Then you will live and increase, and the Lord your God will bless you in the land you are entering to possess." So dito po, be a coach. Ano po ba ang ginagawa ng isang coach? No? Ang coach, kumbaga ano lang siya eh, sa isang, sabi nga nila ang coach ay hindi, ano lang, taga-advice, kumbaga. No? Nagbibigay siya ng advice sa mga players ano yung dapat gawin. Pero hindi niya fino-force. No? Hindi niya literal na pupuntahan sa laro, papaluin niya, sasabihan niya talaga yung mismong player na ganito ang dapat gawin. Hindi niya pinupwersa. No? Ina-advise niya na ganito ang dapat natin gawin. Tulad ng dito na binigyan ng Panginoon tayo ng choice, binigyan sila ng choice. Ito, no? Susundin niyo to, ganito ang mangyayari. Pag hindi niyo ginawa, meron din man mangyayari. So be a coach na hindi natin dapat pinuforce agad, no? Pinuforce agad na, uy, ganito dapat gawin mo, uy, huwag ganyan, no? Pwede na, magbibigay lang tayo ng advice na, uy, ito, pag, ito ang ginawa mo. Ito ang mangyari. Siguro naman, parang ano, di ba, mas makakabuti to sa'yo. Pero pag hindi mo yan ginawa, pwedeng ito rin yung mangyari na maaaring hindi maging makabuti sa'yo. Hindi natin force, hindi natin bibiglayin sila agad na, uy, ganito, ganyan. No? Kumbaga, advice lang muna, advice, sa nasa sa kanila, bibigyan pa rin natin sila ng kalayaan ano yung kailangan nilang gawin. Ano yung sa tingin nilang mas, no, mas makakabuti para sa kanila. And sunod, last is be a witness, no. Tayo ay maging witness. Of course, mas magiging maganda kung sa mismong buhay natin nakikita. Advice nga tayo ng advice, kinaibigan natin pero sa buhay pala natin hindi natin nakikita. Parang ganoon, no. Na hindi rin pala nila makita sa buhay natin. So paano sila maniniwala sa atin na yung ina-advise natin is talagang totoo. No? Sabi sa Philippians 3 verse 17, "Join together in following my example, brothers and sisters. And just as you have us as a model, keep your eyes on those who live as we do." So dito mga kapatid, kailangan lang natin din sa buhay, no? Syempre paano natin ma-share sa iba kung sa mismong buhay natin hindi natin na-experience, no? Lalo na sa ating mga anak, sa ating mga kaibigan. Parang ano eh, kahit sa akin sa personal ko, no. Kahit hindi mo sabihin sa mga tao, basta ginagawa mo lang, mapapatanong sila lalapit mismo sa iyo na bakit ganito ginagawa mo? Bakit hindi kayo gumaganyan? No, bakit hindi niyo kinakain yung ganyan? Bakit tuwing ganitong araw wala kayo, nagsasamba kayo? Sila mismo lumalapit sa inyo dahil lang ginagawa mo lang, dahil nagiging witness ka sa iba. And ganun din kahit sa panahon ngayon, no. Hindi yun nagbabago na kahit ganun din ang sa panahon ngayon na kahit nagbabago na, kahit high-tech na, kung gagawin mo pa rin, kung ganyan pa rin na magiging witness tayo, no? Ganun din ang mangyayari, mapapatanong din sila, mapapalapit sila sa'yo na bakit, no? Bakit ganyan ang budget, ganyan ka, no? And then yun, pwede natin maging yung daan para ma-share natin yung mensahe ng ating Panginoon sa kanila, no? And itong mensahe na ito, mga kapatid, hindi lang ito tungkol sa tayo, bilang Kristiyano na namamahagi ng mensahe. Sabi sa Hebrews 13 verse 7 to 8 na binanggit kanina, no, ng ating scripture, sa ating scripture reading, "Remember your leaders who spoke the word of God to you, consider the outcome of the way of your life and imitate their faith. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever."
So hindi lang to sa mga nagtuturo, kundi kahit sa mga kapwa ko rin kabataan, lalo na sa Gen Z, no? Hindi ko lang tinuturo kung ano ang Gen Z, kundi may mensahe rin ako pati sa mga kapwa kong generasyon na Gen Z na hindi porket nagbago na ang panahon, hindi porket iba na ang panahon noon sa panahon ngayon, eh nababaliwala na natin yung mga payo, mga mensahe na mga nauna sa atin, no? Kasi ang Panginoon, sabi nga diyan, ang Panginoon, kung ano siya noon, gayon din siya ngayon hanggang at hanggang sa kinabukasan sa mga susunod na panahon. So kung paano na feel, paano na encounter o paano nagpakita ang Panginoon sa mga tao na nauna sa atin, sa mga nakakatanda. Ganun din malamang magpapakita at magpaparamdam ang Panginoon sa ating mga buhay. Hindi dinadahilan na iba ang panahon natin, hindi natin dinadahilan na iba na kasi yung ano namin sa panahon yun, iba na yung ginagawa namin, hindi na applicable yan sa panahon ngayon. Hindi ganun. Dahil kahit yung mga kwento nila, mga testimony nila sa buhay, isang magandang aral yun na ala, ganun pala nagpakita ang Panginoon sa kanila, baka ganun din sa atin, no? Baka ganun din sa amin. And ako personally, baka ganun yung naging buhay ko nung bata ako. Laging kami nag-worship noon, and laging pinabasahan kami ng mga kwento ng aming mga magulang, yung mga Bible friends doon, no? Nag-worship kami, binabasahan kami ng mga kwento sa Bible. And doon, kumbaga, siyempre bata pa ako, hindi ko pa mag-gets yung story. Pero sa panahon ngayon, na naiisip ko rin, no, na thankful pala, no, thankful ako na ginawa yun sa akin ng mga magulang ko. Kasi kung hindi, wala ako dito ngayon sa inyong harapan. Wala akong alam tungkol sa Panginoon. And doon ako nagpapasalamat dahil pinakilala nila sa akin ang Panginoon sa buhay ko. Na dahil doon, kumbaga, bawat trials, bawat problema, bawat pagsubok na kinakaharap ko, lagi ko na lang nilalapit sa Panginoon. Dahil ganoon nila ako pinalaki, dahil ganoon nila ako tinuruan. Na maging lapitan lagi ang Panginoon sa kung paano nila lapitan ang mga Bible characters na binabasahan niya sa amin noon. And doon lang, no, na doon lang, lalo na sa mga kapwa ko generation, wag tayong maging self-centered. Na porket iba na ang panahon ngayon, iba na ang takbo ng buhay sa panahon ngayon, hindi na tayo makikinig. And ganun din sa mga hindi namin ka-generation na nasa panahon ngayon, kung magtuturo tayo sa mga tao sa panahon ngayon, sa mga generation ngayon, simple lang. Hindi na kailangan natin, minsan hindi kailangan sabayan talaga. Hindi naman talaga kailangan sabayan. No? Minsan sa simple lang na pamumuhay natin, sa simple lang na pakikipagkaibigan sa amin, o sa kanila, o sa simpleng pakikipag-usap lang, no, maaring makapag-touch na tayo, makapag-mensahe na tayo para sa kanila. No? Then, yun lang po ang aking mensahe. Happy Sabbath po sa ating lahat.